Hello guys, this is Giovanni B. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe and pahit na rin na notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Please subscribe. Rasil Banyos. Yan. Tingnan nyo guys. Low sound siya. Yan. Volume na. Sinet ko sa FM. Yan, naka-FM na siya. Yun, wala pa rin hazing. Wala siyang FM. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Meron naman siyang audio sa ano, sa volume niya. Napakinggan nyo guys, meron naman siyang audio. Nag audio testing ako. Pag ganyan guys, may audio yung volume input niya at volume out niya, ibig sabihin yan good ang amplifier yan. Kaya wag nyo nang galawin yung amplifier baka masira nyo pa. Kaya dito tayo magpo-focus sa tone control board niya. Hahanapin natin ba't kaya walang auxiliary in saka FM na pumapasok sa kanya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Yan guys, oh, yung preamp o op amp nya may corrosion na, yung GRC4558 corrosion na. Oh, tingnan mo yung parang nag-aasin-asin na. Tingnan nyo. Basically ang ginagawa ko nyan pag ganyan corrosion, kung okay pa naman yung IC, nililinisan ko lang yan ng WD-40 o di kaya naman yung lacquer thinner. Yan ang ginagawa ko panlinis. Minsan okay naman siya. Yan o, tingnan nyo, nilinisan ko lang siya ng lacquer thinner kasi naubos na yung WD-40 ko. Lacquer thinner muna ang ginamit ko. Naalis naman yung corrosion niya. Ito pala guys yung IC ng FM tuner. Try kong i-resolve kung kaya pang mabuhay natin. Yan, nilalagay ko na yan guys kasi wala akong
soldering flux. Ang ginamit ko lang dyan, yung ano, soldering paste. Yan. Kasi naubos na yung soldering flux ko. Soldering paste ginamit ko. Tapos iniisa-isa ko yung paang pig resolder. Dapat dahan-dahan lang tayo mag-resolve niyan. Baka magdikit-dikit kasi. Ingatan natin. Wala kasing tunog yung tuner niya. Hindi na nagsasagap ng signal. Wala na siyang tinatawag niyan hazing, FM hazing. Wala na. Kaya tinatry kong i-resolder to. Baka mag-okay pa. Pag hindi talaga, sunod tayo sa second step naman. Hahanap tayo ng paraan para mapatunog natin. Yan, tingnan nyo, malinis yung pakasolda ko. Yan, ganyan dapat yung proper na pakasolda natin. Tingnan mo, wala na siyang angat. Yan, katapos nyan, pwede mo na linisin yung locker tuner. Okay, nag-gets na guys. Yan guys, oh. Tumunog na yung accelerator. Wala na tayong problema sa accelerator. Kaya lang, yung finishing ko kanina, may problema pa siya sa FM tuner niya. Baka sira na talaga yung IC. May supply naman siya. May audio naman siyang pumapasok. Inistock mo kaya, te. Kaya ito na lang ang gagawin natin. Pagpapalit tayo ng ganito, USB player kit. Maganda to guys. Kasi itong USB player kit na to na bilik ko, maganda to. Meron na siyang USB SD card, auxiliary in, saka yung pinaka-importante, naka-bluetooth na to guys. Kaya maganda to, naka-bluetooth na to guys. Siya nga pala guys, note lang ha, tandaan nyo. Huwag na huwag nyo babaliktarin yung power supply in ng USB player kit. Yung pula nito papuntang 12 volts na. Kasi pag nabaliktad mo yan, yung nasa USB player kit, may regulator doon, yung line regulator. Yung 7805 na regulator. Pwedeng masira yung pag nabaliktad nyo. Kaya huwag nyo babalikta rin. Kaya ito, ginawa ko, kumuha ako ng power supply na dito sa tune control. Inanap ko yung ground. Doon ko rin nilagay yung kulay itim, ground. Yan, yung ground niya. Kulay itim. Tapos, ang pula dyan guys, yung positive, doon ako naglagay sa positive 12 volts. Kasi meron din dyan nakalagay na negative 12 volts. Doon tayo maglalagay sa positive 12 volts. Doon tayo sa ground or zero niya, ground, papunta tayo ng positive 12 volt. Yan ang power supply. Tapos yung tinatawag nating audio input, yan. Medyo malabo yung kuha natin. Hindi ko napansin. Yung audio input, yung input niya, papunta tayo dun sa may volume control niya. Doon tayo maglalagay sa input niya. Kasi ang out niyan, papuntang amplifier, yung volume. Nag-gets nyo guys? Doon tayo sa input niya. Yung left and right input niya. Tapos yung ground niyan, sa ground lang talaga. Kasi yung left saka right niya, papunta tayo sa input volume niya. Doon tayo sa input ha. Tandaan nyo guys, sa input. Tapos yung ano naman, yung auxiliary, hindi ko muna pinagana dun papuntang FM, papuntang tune control. Kasi dito natin siya idediretso sa USB kit natin. Tandaan nyo guys sa USB kit. May auxiliary in dyan. Dun natin ikakabit yung auxiliary na galing dun sa likod. Likod ng unit natin. Yan. Dyan natin ikakabit. Yan natin ikakabit guys. Tapos yung ano pala, yung kaninang board na may IC na sinusulda ko, yung sa FM tuner na yon,
hinang ko muna. Yan o, tingnan nyo guys. Inalis ko muna, hinang ko muna. Para hindi maging komplikado. Para malinaw din yung ano niya, yung sound niya. Wala na talagang totally dead na yung FM tuner na yon, yung board na yon. Hindi natin na pinagana. Okay guys, nagets nyo? Dapat talaga makuha nyo tong kung paano talagang step nito para hindi kayo magkamali. Pero alam ko naman sa mga professional, alam kong kaya-kaya nila to, kahit hindi nila to ano yun, kaya nila to. Pero sa mga baguhan, at least meron kayong basic at meron kayong reference kung paano ikabit to.
Yan guys, oh. Na-mount na natin, guys. Bluetooth tayo. Yan. Oh. Try natin sa Bluetooth. Na-mount na natin, guys. Try natin kung tumuno. Yan. Teka lang. Kukunin ko muna yung ano niya. Ito na. Yan. Naka-cellphone lang kasi tayo. Pang camera ko, saka pang Bluetooth ko na ano, SIM lang. Kaya ito. Yan, mag-i-scan muna tayo, guys. I-scanin ko muna yung USB player kit natin. Napunta lang yung cam. Para ma-pair natin. Yan. Nakita nyo yun, guys. Yan. Na-detect ko na siya. I-prepare lang natin siya para ma-connect. Automatic na yan. Walang password na yan, guys. Yun. Connected na, guys. Try natin mag-play. Yun. Meron ng tunog, guys. Ayos, di ba? So, ito na test siya, guys. Ah. Try natin sa FM kung meron siyang FM. Pindot sa mode. Yun, meron siya. Mag-scan na lang tayo, guys. Walang problema. Mag-scan na lang tayo para ma-save natin yung lahat na nasasagap natin na FM station dito. Dito sa amin, basically, mga apat lang yata o tatlo na nasasagap namin dito yung FM station. Pero okay na siya, guys. Ha? Sana makuha nyo itong step by step natin para matuturin kayo. Kaya pala, guys, huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe para na naman ganahan tayo lagi mag-upload ng mga bagong video na makakatulong sa inyo tungkol sa pag-aayos ng mga gamit natin sa bahay. Kahit hindi na tayo maghanap ng technician, kung may guide naman tayo, at least kung ganito, magkapareho tayo sa inyo, maayos natin. Thank you, guys.